Welcome to my channel. Andito ako ngayon para i-update ko kayo sa aking dragon fruit. Last week, maliit pa lang po ito. Pero ngayon bunga na siya. Ang bilis niya din, yung mga eto, nagko-color pink-pink na siya. Kumbaga bunga na talaga yung dating bulaklak. Then may bago siyang magiging bulaklak. Ilang days na lang bubuka na siya. Ayan, ang daming langgang. Ayan ang aking dragon fruit. Sinilip natin ngayon kahit gabi na. Then tahimik yung paligid. Ayan siya, guys. Ayan siya. Then, i-update ko kayo regarding sa aking mga bagong itatanim na dragon fruit. May mga nabili na kasi akong dragon fruit na pantanim. Then, ayun, nakatanim na siya. Bagong seedlings. Then, hindi ko pa alam kung anong variety ng dragon fruit. At eto ay hindi ko pa rin alam kung anong variety. Doon natin malalaman kung anong possible na variety ito. Pag nahinub na po ito, then makikita natin kung ang bunga niya ay kung anong color. Ayan. Yan po ang bagong update sa aking dragon fruit ngayon. And may mga nabili na akong panibagong mga instead na simento kasi ang aking papagapangan kasi ito ay good lumber. Ayan ay good lumber. Then, kung pinabutasan ko dito, nilagyan ko ng kabilya or bakal. Ayan na siya. Pero ngayon, nagbago ng isip ko na instead na good lumber or simento na may bakal sa gitna, hindi na ganun. Nagpa-deliver ako, nag-order ako ng kahoy na yung pinapagapangan ng or pinagtataniman ng mga orchids. Ang pangalan ng kahoy ay Madrid de Cacao. Medyo may kamahalan siya pero okay naman kasi nabili ko naman ng medyo mura. Ito siya, guys. Ayan siya. Ayan. Ayan yung aking sidekick, si Orange. Ayan siya. Tatlong mahahaba siyang kahoy din pinagpuputol-putol ko. Nakagawa ng 7 pieces na pwedeng pagapangan ko ng dragon fruit. Ayan po. Dati lagi silang nakatayo dyan dito sa mayero para ibilad nga para mamatay yung kahoy. Kasi if ever nagamitin ko na siya na papagapangan, ilagay ko na dun sa pagtataniman, ay hindi na mabubuhay yung kahoy. Ngayon, ang ginawa ko ay, pinatumba ko kanina para yung init ng slab ng simento ay mas makatulong para lalong mas mabilis na mag-dry or matuyo na yung kahoy. Na if ever nagamitin ko na siya na ilubog ko na dun sa pagtataniman ng dragon fruit ay hindi na siya mabubuhay. Ngayon ay sisilipin natin yung aking mga dragon fruit seedlings. Ayan ang aking sidekick. Hello, Orange! Ginulat mo naman ako. Hi! Makikipaglaro ko. Ayan. Pinagano ko siya. Pinag-premiere ko siya last week. Halika. Makakasama ka ulit sa premiere ko pala. Ayan siya, guys. Ayan ang aking si dragon fruit seedlings. Ayan. Pansamantala dyan lang sila muna para magkaroon na ng ugat. Then, may lumabas na na sanga. Then, tuloy na rin i-update ko kayo regarding sa aking
strawberry. Ito yung aking yung minomonitor before na lagi kong pinupost or ina-upload ng mga videos. Yung binili ko sa Batangas na seeds na California variety strawberry. Ayan, masipag sila magsilabasa ng runners. Ito may runners siya. Kinat ko na yung sa dulo para yung hindi na mag-agawan sa nutrients. Marami ng mga runners na lumabas na pinuputol ko kagaya niyan. Kasi masyado pang bata yung puno, hindi pa stable para magkaroon ng runners. Ayan, may runners. Ito ay nakaganon. Baka magtataka kayo kung bakit na ganon. Kasi maiksi yung pinaka ano ng runners para maka maidirect akong maitanim na instead na si disposable glass. Pinaganon ko na lang yung position ng aking paso para kahit hindi masyado sa gitna ay umabot din na medyo gitna-gitna din. Then, eto yung kanyang runners. Ayan, directo ko na siyang itinanim dito. Then, eto yung isa, nakadalawa siyang runners, pero marami na rin akong pinutol dyan. Then, eto ay may lalabas. Ayan, hindi ko alam kung kailangan ko bang ikat. Then, ayan yung iba. Ayan, California variety din siya. Then, eto, may runner siya, pero hindi pa siya nakadirekta. Ayan, may lumabas ng ugat. Kailangan bukas ay magawa na natin ang paraan. Then, eto ay nakadirekta na siya. Eto ay maiksi. Maiksi, hindi agad yan maka... gagawin din natin na ganitong position. Itatabi ko dyan na paso para umabot. Then, ayan. Ito ay ibang variety. Sweet Charlie. Sweet Charlie. Sweet Charlie. Ito ay California. Kilala ko na yung mga dahon nila. Then, ito yung iba. Meron na naman may mga bunga. Ayan, may bunga siya. Ayan, guys. Medyo konti yung nakalagay dito kasi yung iba ay inilipat ko dito. Inilipat ko dyan. Ayan yung nanay si Ginger. Then yung iba ay nandoon. Then meron akong orange or tinatawag nilang true lemon. Ayan yung violet or lavender yung balat. Matamis yun. At saka hindi lahat ng true lemon or orange ay color violet or lavender. Yan po ang ganap sa akin ngayong garden. Kaya yan guys, eto na yung aking panibagong idadagdag na mga dragon fruit na pantanim. Abang na lang po tayo, then pag okay na to, mag-upload ulit ako ng panibagong videos. Okay guys, paki-support ng aking channel, paki-like, subscribe, and comments po. Thank you for watching. Bye!